So, magkano yung binayad nyo? Sa mga participants po, sina ma'am, nagbayad sila ng 2.5 each. 2.5 each? Mawala siya participants. Pero kami, hindi na po kami nakapag-attend nung ano. Hindi na kami nakapag-attend nung first day ng workshop niya. Pero according to Ma'am Mary Ann, those who participated though in the workshop were collected to 2,500 for ano. So meron ba tayong resibong makukuha noon? I just don't know po. Ma'am Mary Ann can answer that. Kasi, so, and, Sir so kasi we're gathering evidence that he's earning kasi he's a foreign national, he's not supposed to earn. So bali mga ilan sa region 2 kayo, sa region 2 bali ilan ang nagbayad kay Stanley ang matend? Dalawa. So that's 5,000. Sino nagbayad nun? Yung death aid or personally shouldered by ano ko, personal lang ano mga participants. Tapos, he's selling this na ano daw, if you will buy it na individual daw, with cost yung 1.5 each. If it's Roomba, 1.5, cha-cha, 1.5 na naman. So, may in-offer siyang book wherein all the dances, yung mga basics niya nandiyan. And then, he sold it for how much? 5.5. Yun po ang binili. Ah, magkano? 2.5? 2.5 yung bin. So, 2.5 sa attendance. Each plus 2.5 yung books, yung ballroom by ball. We're oriented that the competition is strictly on the syllabus thing. We started in our province that bronze syllabus and then sinabi dito sa nationals daw na the silver syllabus should be followed and it should be performed. Depende na sa iyo kung paano may choreograph yung sequence. And then, ganun po ang ginawa namin. And then, nung ano na, nagkaroon ng mga practice bawat region, nakita niya na okay naman yung mga performances and then sabi niya, we will forgo with the old agreement that ganito, we will consider na yun kung ano yung meron na, sabi niya. Di, syempre, dehado na naman kami sir, we only have a very limited time to prepare for our competitive routine. So, chinesi yung routine nyo? Hindi na po namin chinesi routine namin. Kasi sabi niya, those who have prepared their routines in using the silver syllabus will have an advantage over the others, sabi niya. So we did no longer change our routine. We expected na i-consider naman yung ano. Plus yung costumes are siya. Kung ako lang sira, I can understand kung ano yung sinasabi niya. Pero the way he programs yung mga things niya, hindi systematic kasi bigla-bigla pupunta doon sa mga participants magsasalita ng ganyan kasalukuyan yung another topic doon bigo yung orient naman yan ganyan and bibilab yung org niya eh madami siyang mga sinasabi walang kumbaga kung essay saan eh iba-iba off tangent walang unity so hindi consistent. hindi siya consistent and hindi wala siyang ano okay, hindi siya systematic so we kung considering yung performance ng mga bata na nanalo, magkagaling talaga sila. Pero speaking of the guidelines set and yung mga rules na sinabi niya na ganyan-ganyan, na hindi nasunod, eh paano naman yung mga sumunod? Nasaan yung sense of consistency po doon sa kayong justice ng mga yung pagsunod ng mga rules? Siyempre, sinasabi niya is, kaya simple one color dress lang para ma-equalize naman para hindi dekado yung mga mas murang costume kaysa sa mga mas. Yeah. Tapos ang nangyari naman, since yun na prepare ng mga ibang regions, basically we will bend the rules na naman eh. So, no, so magulo ang pagkakaano niya kasi ang ano ko din bali it happens you know. Bali ang ginagamit niya kasi is the ignorance of deaf ed officials. He's taking advantage of it. Okay. Yeah. Okay, ano masasabi mo kahapon sa competition? Magulo. So magulo yung competition niya? The way it was managed is different from the way we manage in our region. Kasi kami it should be a first hit, second hit. Pero ginawa niya isang hit out of 9 in Latin. Na-orient yung mga bata, sir, that there are two hits sa junior Latin. Ngayon, nung ano na, bigla-biglang isang hit lang naman na sila. So, siyempre yung mga bata nagbigla. Plus, aside from that, nagkaroon ng tawag doon.
misunderstanding about yung implementation ng mga rules and hindi niya na-set. So he told us that he will stick and he will orient the judges especially na they will stick with the syllabus and then they will stick with the set na guidelines for the clothing and costume. Pero hindi naman. So para saan pang sabihin niya, hindi naman natupad dito. Most of the participants Plus yung sa ballroom Bible na sinasabi niya na siya ang mag-author. Sabi dun eh. Na yung mga points dun na if... during a hit, siyempre the number should be called in order for the judges to write it down dun sa pinag-judge sa nila. Kaya isa-isang tatawagin yun po eh, first hit. Pasok pa sila lahat without calling their number. Tapos... yun. Basta... first hit. Yun na. Tapos na. Yun lang? Tapos yung music pa. Biglang tumigil pero... tumigil. Tapos... nagbaw na yung... nagbaw na yung mga bata. Yung bata namin nagbaw na. Tapos tumuloy na naman yung tugtog. Sayaw na naman sila ulit. So, anong kumbaga at least, it's a waste of time coming here for the transports. For the way the what do you expect competition or how do you call this yung workshop? We really came here for the competition. We so, prepared basing from the rules na sinet, mga guidelines na ibigay. We really prepared for the competition. So very clear. You come here for the competition, not for the workshop. Yes, sir. It was said by Region 7 na compulsory yung workshop for them to learn the syllabus. Hindi naman sinabi. Hindi ko alam kina Marian to kasi sino Marian ang contact niya. Personal contact ko kasi. Okay, again, ano sabi niya? You have to attend the seminar bago may contest, parang pa-contest. Seminar muna bago contest. So klaro, ganun din na sinabi sa kanila eh. So okay, patayin ko na. So wala tayong comment. Okay. Kikanit ganito.